Lakers dropped 0-5 matapos nga silang matalo ngayong araw sa Timberwolves 111-102. Silang dalawa na lang ng Sacramento Kings ang winless team sa NBA. Kahit nga yan, may solidong performance itong si LeBron James na may 28.7 rebounds, 5 assists at 4 na steal. At ito nga rin surprisingly magandang paglalaro ni Westbrook na may 18.8 rebounds, 3 assists, isang steal at isang block coming off the bench. Hindi naging sapat ang opensa ng Lakers gaya nung unang 4 na game nila. Para naman sa Minnesota, pinangunahan nga sila ni Edwards with 29 points, Rudy Gobert 2020 game 22 points and 21 rebounds, Karl Anthony Towns ay meron namang 21 points. Kitang-kita mga idol yung lack of offensive weapon ng Lakers kapag na-trap itong si LeBron or si Westbrook at pinasa ni Leon sa kanilang mga teammate. Ay parang ang wala na ngang offense ang Lakers, namamatay ang bola dahil nga hindi kasi mga scorer yung kanilang mga teammate ngayon. Dagdagan pa yan ang pagkadami-dami turnovers na itong Lakers, 22 turnovers this game, samantalang ang Wolves ay 10 lamang. Nag-improve pa naman ang 3-point shooting ngayon na itong team ng LA dahil 9 out of 29 nga sila, 31%. Hindi yan maganda pero it's an improvement at kahit yan hindi nga nakatulong sa kanila. Kaya naman itong si LeBron James sa 4th quarter ay napadasal na nga lang. Pinagpasa Diyos na lang ang team ng Los Angeles Lakers dahil parang wala nga silang pag-asang manalo these next few games. Sayang nga ang history na ginawa sana ni LeBron James matapos nga siyang maging all-time leader sa most 20-point games. Nilampasan niya si Karl Malone sa labang ito. Meron nga siyang 1,135 games na may 20 plus points siya. So sayang lang din mga idol dahil hindi makakapag-celebrate ng may magandang mood itong si LeBron dahil talo nga na naman ang kanyang team. Samantalang ang players na maaaring ang makatulong dito sa Lakers na si Buddy Hield at pati na rin si Miles Turner ay talaga namang ang laking tulong sa kanilang team. Ito nga si Miles Turner ay may 27 points, 10 rebounds, 2 assists at 5 block, 3 out of 4 sa kanyang mga 3-pointers, 75%. Si Buddy Hield may 25 points, 5 rebounds, 2 assists at 5 out of 9 sa kanyang mga 3-pointer. 55% nga yan. Combined sila for 52 points, 15 rebounds, 5 blocks, 8 out of 13 sa kanilang mga 3-pointer. Now imagine mga idol kapag may ganyang tulong itong si LeBron James at si Anthony Davis. For sure mga idol na magiging solid na team ang Lakers. Or possibly pa nga mga idol, playoff contending team at who knows, maybe championship contending team. Kaya naman lalong nag-ingay ang maraming Lakers fans matapos nga nilang mabalitaan ang ginawa neto ni Buddy Hield at ni Miles Turner sa panalo nga nila against the Wizards. I-give up, ibigay na nga daw ni Rob Pelinka yung mga picks ng Lakers. Hindi pa nga ba daw sapat yung nakita niya sa first 5 games nila kung gaano nga hindi maayos itong team ng Lakers. Sinisisi nga rin siya sa kanyang mga off-season signings dahil for the last 2 years daw ay walang kwenta ang mga player na kanyang kinuha. Ano ba sa tingin nyo mga idol ang magandang gawin ng Lakers ngayong talagang parang wala nga silang pag-asa this year? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.